Hey guys, ngayong video na to guys is magpapalit tayo ng battery nitong Vivo V5 Lite. So gagamitin natin battery is itong GSM Sandwich Super Battery. So subukan na yung battery na to at lahat ng mga halos mga technicians ito ang ginagamit talaga for replacement kasi as in good as original talaga itong battery nito at napakakunat niya. So sisimulan natin sa pagbubukas nitong ilalim. So kung Pentalobes Korean dalawa. Kung meron kayong Vivo V5 Lite at problema nyo rin is battery, so pwede nyo sundan yung tutorial na to guys. And then, tungkapin natin yung ilalim gamit tayo ng manipis na pry tool. Kahit anong pry tool, pwede dyan. Kahit bakal o plastic. And then, yan, fast forward na natin para mabilis. Yan, kita nyo, ginagamitan ko siya ng pry tool sa gilid. Medyo masikip kasi ako yata unang nagbukas nitong phone na to. So yun guys, makita nyo, natanggal natin ng maayos. And then, tutuklapin natin tong sticker na to para lang ma-expose yung battery. At matanggal natin yung dalawang screw sa bracket na naghahawak dito sa battery. So dalawa lang yan na regular screw. Yan. Phillips screw yan, maliit. So basically, yun lang naman ang kailangan yung tools dito. And then guys, pwede nyo nang iangat ngayon yung baterya. So just like that, iangat nyo lang gamit yung green tab. Yan. So makikita nyo, napakalambot tong baterya. Ibig sabihin guys, pag ganito nakalambot yung baterya, ibig sabihin talaga nyan ay mahina na. Hindi na siya nagkakarga ng matino o maayos. Hindi siya dapat ganyang ka-flexible. Also guys, bubuksan na natin yung binili nating battery from Lazada. So yan, kung gusto nyo malaman sa nabibili, yung link nandiyan sa description. Or pwede nyo i-search sa Lazada mismo yung GSM Sandwich official store nila o sa Shopee. So guys, pareho sila ng laki. At mapapansin nyo guys na yung lumang battery napakalambot kumpara dito sa bagong matigas yung battery na to. So dapat yung terminal ito pareho at yung kanilang model, mababawasan nyo naman dyan sa parehong baterya, dapat pareho din sila ng model. So compatibility, ito talaga yung para dito sa phone na to. So pwede na natin ngayon ilapat yung phone. So, gagamitin din natin yung old adhesive kung may padikit pa siya. Kung wala naman, pwede tayong magdagdag ng konti pero wag natin tatanggalin yung plastic. Yung old plastic kasi actually design talaga siya para dyan, para i-hold yung battery, hindi rektang nakadikit sa frame. So yan, naibalik ko na ngayon yung dikit ng battery. Binalik ko na rin yung bracket. Syempre kung paano natin binaklas, ganun din natin ibabalik. So ngayon babalik na natin yung cover and moment of truth. Titest na natin yung baterya kung okay ba siya. So balik ko na rin yung SIM ejector pati yung dalawang pentalobes screw sa ilalim. And turn on natin yung phone. Supposed to be, dapat magbubukas to kasi meron naman niyang stock na karga. And then, nagbukas na yung phone. Siyempre, titest natin yung charging. Kung nag-charge siya, okay siya. So, request ng client, test daw namin yung sound. Kasi dati, nagpapalit sila ng battery. Pati daw yung sound, nawala. Kaya, itinest ko yung sound, guys. And pakinggan ninyo, may tunog siya. So, ibig sabihin, okay siya. Walang na-discratch sa phone na to. At nakita niyo naman kung paano natin ginawa. So, follow me for more. God bless.